Ay, nako. Anyway, ito pa. Ito naman. Nagdayin ng civil complaint ang GMA News anchor at host na si Atom Araulio laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Kaugnayan sa umano'y serya ng pag-atake at paninirampurin ni Badoy at Celis kay Araulio at kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media at programa nila sa telebisyon. Tinawag din umano ng dalawa na anak ng aktibong CPP Central Committee leader si Araulio at makailang ulit umano siyang ni-red tag. Sa isang bayang, sinabi ni Araulio na walang basihan ang mga paratang sa kanya ni Celis at Badoy at anya'y isa umanong bahagi ng panggigipit sa malayang pamamakayag. 2 milyong pisong danyos ang hinihingi ni Araulio sa civil complaint. Sa isa namang Facebook post, hinamo ni Celis si Araulio na kundinahin ang terorismo at mga gawain ng CPP, NPA, NDF sa mga mamamayan bago magsampar ng reklamo. Sinisika pa naming kuwanan ng pahayag si Badoy. Mga kapuso, samahan nyo kami. Ayun. Alam mo, ito tungkol kay Atom Araulio. Kasi totoo naman yung kanyang nanay ay isa sa parang aktivista. Although inakusuhan ng ilang mga katulad nila Lorraine Badoy at saka nung isa pang host ng SMNI. Alam mo, ako ha, sabi ko naman paulit-ulit sa inyo to eh. Itong si Lorraine Badoy, nakakatakot to. Kasi kahit itong panahon ni Mocha, isa yan sa mga, ewan ko ba kung ano nung trip niyan. Ewan ko kung bakit medyo ano siya kay Mocha noon. Kaya sinabi ko na noon, wala biro, kaya noon pa lang sinabi ko na noon, itong tao na ito, instead na mag-focus sa kanyang appointment, instead na mag-focus sa kanyang trabaho, kung ano-anong hinihirit niya. Kaya nga, di ba, kung maalala nyo, na fake news ito kay Pacquiao. Meron na itong na-create na fake news kay Pacquiao na alam ko na ano din yan, na-demanda o parang pinatanggal or something. May issue rin yan na kaya noon pa lang, ganun na ako dyan kay Lorraine Badoy. Buti na nga lang, hindi na-renew yan. Buti na lang, kahit sumipsip ito kay Marcos noon, during the campaign, kahit medyo mano-ano to kay Marcos noon, hindi siya na... alam ko, hindi na napagpatuloy ito kay... Ibig sabihin, hindi ito na-appoint or napunta sa NTFL-CAC. Alam ko, kasi delikado itong alin to. Panahon pa lang ni namin sa PCO. Pagkakaharap to ni Mocha, bait-bait . Pero pag nakatalikod, ewan ko na lang. Diba? Kaya tingnan natin kung yung demanda ni Atom Araulio ay magkakaroon ba ng bunga dito kay Lorraine Badoy? Hindi ko sinasabing tama yung hinaing kaso ni yung civil complaint ni kasi civil hindi criminal dahil naniniwala daw si Atom Araulio na ang libel ay hindi dapat decriminalize. Wag nang so ang gusto lang niya is civil complaint. Humingi siya ng danyos. Ewan natin kung kakatigan ito ng ating korte. Tingnan natin. Siya lang, pag kinatigan ito, 2 million move. Goodbye! Hindi, kasi alam mo mahirap dito yung sinabi. Yan ang mahirap pagka nag-akusa ka na kaagad-agad sa isang tao na ganito. Yung evidence o yung proof doon pag-aakusa mo doon sa tao, kailangan mong patunayan pag kinasuhan ka. Diba? Ibig sabihin, pag sinabi mong isang tao na to, NPA, dapat pag ikaw kinasuhan ng tao na yun, kailangan mong patunayan na talaga siyang NPA. Yun ang hirap dyan. Kaya dapat ingat. 2 million isang BMW GS125. Oo nga. Doble kara ba daw ito si Lorraine Badoy? Ewan ko. Hindi natin alam. Pero basta, marami ko naririnig nung panahon na si Mocha nasa PCSO. PCOO.
sabi ko sa iyo eh. Alam mo, ayokong tawaging karma eh, pero justisya ang gusto kong gamitin. Sabi nga nila, hindi ho natutulog ang Diyos. Yun lang. Ayokong tawaging karma. Kasi alam mo, sa lahat ng ginagawa natin sa mundo to, tandaan nyo ito, huwag yung kakalimutan, tanggalin nyo na yung salitang karma, kasi ano yan eh, yung karma na yan, parang ano yan eh, hindi yan tamang word. Okay? Mas maganda pang sabihin nyo na hindi natutulog ang Diyos. Yun. Sa lahat ng ginagawa natin, there will always be consequences. When we fabricate lies, when we fabricate, nagdagdag bawas tayo sa ating mga sinasabi, babalik at babalik yan. Tandaan niyo yan. Huwag ko tayo mag-iimbento. Alam nyo ba, nung panahon pa lang ng Old Testament, napakarami ng fake news. Alam nyo ba yung fake news, isa sa mga matinding fake news ng Old Testament? Ha? Nung sinabi ni Potiphar's wife na itong si Joseph ay may ginawang masama sa kanya. Diba? Yun. I don't like to call it karma. Pero diba, pinagbintangan si Joseph na ginahasa itong Potiphar's wife, diba? Hanggang sumigaw-sigaw pa siya. Tapos, nangyari, nakulong si Joseph. Pero dahil nga hindi natutulog ang Diyos and God is still with him during na nandun siya nakulong at talaga namang wala siyang ginawa at inakit lang siya nito ni Potiphar's wife, pinagpala ho si Joseph habang nasa kulungan. Hanggang to the point na siya ay naging second in command dahil nasa kanya ang Diyos at hindi siya nag-fail. Ibig sabihin, hindi naman talaga siya, nakulong na siya at lahat. Diba? Yun ang itawag natin. Huwag nating itawag na karma-karma. Hindi. Basta lagi nyo nang tatandaan, merong Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. Whether it's right or wrong. Diba? Yun lang yun. Pag mali ka, bahala ka sa buhay mo. Pag tama ka naman, oo, minsan maa-api ka. Ay, alam mo yun, pag tama ka, minsan talaga ang tagal yung balik sa'yo eh. Pero antay ka lang. Hindi tulog ang Diyos. Sa tamang panahon, yung pagpapalang ibibigay sa'yo, nandyan yan. Easy lang, ika nga. Kung hindi mo man makuha ngayon sa lupa, di pagdating mo lang sa second life mo, di ba? Ganun lang naman yun. Oh, ito ha, papakinggan nyo ito. Malaking bagay ito eh. Ito. Ito, hati ako dito eh. Moment 7.